Sa detalye ng ating mga nagbabagang balita, tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga Overseas Filipino Workers o OFW na uunahin ng kanyang administrasyon ang kanilang kapakanan. Sa kanyang pakikipagpulong sa Filipino community sa United States, pinasalamatan ng Pangulo ang mga OFW sa kanilang kontribusyon sa ekonomiya ng bansa sa panahon ng COVID-19 pandemic. Ang proteksyon ng ating mga OFW ay isa sa mga prioridad ng ating administrasyon. We are strongly committed to pursue the third pillar of our foreign policy, which is assistance to Filipino nationals. Iginiit ni PBBM na ang mga OFW ang bumuhay sa ekonomiya ng Pilipinas, kung kaya't pinasalamatan ng punong ehekutibo ang hindi matatawarang kontribusyon ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Ang layunin po nito ay pagsamahin at palakasin lahat ng ahensya ng gobyerno na may mandatong protektahan at isulong ang karapatan at kapakanan ng ating mga kababayan dito sa Amerika, sa Caribbean at saan mang sulok ng daigdig. Sinabi ni Pangulong Marcos na pinamumunuan ni Migrant Workers Secretary Susan Tuts Ople ang ahensyang inilaan para sa mga OFW. Anaya, layunin ng DMW na pagsamahin at palakasin ang lahat ng ahensya ng gobyerno na may mandatong protektahan at isulong ang karapatan at kapakanan ng ating mga kababayan sa buong mundo. Naisuklian ng gobyerno ang kontribusyon ng mga OFW sa pamamagitan ng pagbibigay ng agarang tulong para sa lahat ng mga nangangailangang manggagawa. Samantala, ang mga naturang pahayag ng Pangulo ay kasabay ng pakikipagpulong sa komunidad ng mga Pilipino sa Estados Unidos at nanumpa na ang gobyerno ng Pilipinas ay gumagawa ng mga hakbang na matiyak na ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa ay makakauwi at magretiro mula sa Pilipinas. Sa kanyang mensahe, binanggit ng Pangulo na pinananatili ng gobyerno ang pangako nitong ituloy ang ikatlong haligi ng patakarang panlabas ng kanyang administrasyon, ang tulong sa mga Pilipinong nasa ibang bansa.